Hi guys, welcome to my channel. So, kung makikita nyo, meron tayong whipped ngayon. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-mix, i-prepare, and kung paano ko rin siya gamitin sa cupcakes. So, ito ipakita ko sa inyo kung paano ako magbukas ng whipped. So, mahirap talaga magbukas ng whipped sa totoo lang kasi yung packaging niya is secured na secured talaga. So, dapat talaga ganyan yung way ng pagbubukas natin. So, ito kasi yung nabili ko sa baking store. Medyo matigas siya eh. So, kaya kailangan ganyan yung way. Tapos, iniscrape-scrape ko talaga siya. Sinisimot ko talaga yung repeat. Kasi, diba, alam naman natin na napaka-pricey ng repeat. So, ayan. Talagang sinimot ko talaga siya. So, yung gagamitin muna natin is yung paddle attachment. Kasi matigas yung whipped eh. Then, after po is ilagay natin siya sa mixer. Then, yan. Ikakabit po natin siya. Then, i-mix po natin siya ng high speed. So, number 8 yung ginamit ko dyan. Then, ayun, i-mix lang po natin. Then, stop. Then, scrape-scrape lang po yung mga sides. Kasi kung makikita natin is, hindi pa siya totally nagwa-white. So, kailangan natin palagi siyang i-scrape. So, para mawala yung kanyang mga buo-buo. Kasi pag hindi natin ginawa to, yung point nagkakaroon ng aftertaste yung ating whipped. So, ito po, continue lang po tayo sa ating pag-mix. Then, pag nakita po natin na nag-iiba na siya, nagpuputi na po siya, so, this is the time na pwede na po tayo gumamit ng wire whisk. Pero, i-make sure po natin na walang mga buo-buo or lumps yung ating whipped para po walang aftertaste ang ating whipped. Then, ito, pwede na tayong gumamit ng wire whisk. So, i-mix po uli natin siya ng high speed. So, number 8 uli. So, yung nilagay ko po dito na water is super cold po siya. Pwede rin naman yung nagyayelo kasi the more na mas malamig siya, mas nagbo-volume po yung whipped. So, itong nilagay ko medyo nagyayelo pa siya. So, unti-unti lang po yung paglalagay. Huwag po masyadong madami. Then, scrape-scrape lang po para po mahalo natin na mabuti at mawala na yung mga buo-buo para po hindi magkaroon din ng aftertaste yung ating whipped. So, ayan, makikita nyo, nag-volume niya yung ating whipped. So, kung mapapansin po natin, nag-volume na siya, yung kanyang appearance ay white na. Tapos, hindi siya nahuhulog sa spatula. So, ibig sabihin, okay na okay yung ating pag-mix. So, after po natin ma-mix yung whipped, itatransfer ko po siya dito sa isang container. So, kasi dikit-dikit lang din naman yung mga orders ko ng time na to. So,
Ang winip ko po dito ay 1 kilo na whipped. So dito muna siya, tapos lagyan ko ng cover, then so pinanasan ko pa siya ng tissue, then binalot ko pa rin siya sa plastic. So ganito po talaga ako mag-prepare ng whipped. So after po nun, i-whip ko pa rin siya. So ipapakita ko dito paano mawala yung aftertaste ng whipped, kasi sabi nila hindi daw masarap yung whipped, meron daw siyang aftertaste or sobrang tamis. So ang gagawin ko po is ipapakita ko kung paano nawawala yung aftertaste niya. So kung gusto niyo malaman, tuloy niyo lang po yung pag-watch dito sa video na to. So konti lang po yung kinuha ko dito na whipped, kasi ang gagawin ko lang po is cupcakes. So ayan, nire-whip ko po siya using hand mixer. So ito na po yung secret. So nilalagyan ko po siya ng Sprite, pero ang konti lang po yung nilagay ko dito, since nakapaglagay na tayo ng water nung nakaraan, ng super cold water. So 1 tablespoon lang po ng Sprite yung nilagay ko. Ito po ay super cold din po. So irerewip ko lang din po uli hanggang mag-bulyon po siya. Then kapag okay na, ready na po siya para i-frost sa ating cupcakes. So, ito na yung itsura niya, yung na-review po kanina. Napakaganda po ng appearance ng whipped. So, maputing-maputi na siya. By the way, ito nga po pala yung palagi kong ginagamit sa mga cakes ko. Napakadali lang po magpakinis talaga ng cakes kapag po whipped ang ginagamit. So, napaka-stable po talaga ng whipped. Kasi kung makikita nyo, tinataob ko na yung mismong bowl. So, hindi po talaga na huhulog yung whipped. So, Bakersfield whipped, baka naman. Then, tinikman ko din po dito yung whipped. Kung okay ang lasa niya. So, okay na okay. Wala po siyang aftertaste. So, ready na siya para ipipe sa cupcakes. Cupcakes lang po ang ginawa ko dito. Kaya po, konti lang yung amount ng icing na kinuha ko dun sa isang container. Ready na siya ipipe sa ating cupcakes. Ang ginamit ko na piping tip dito is 2D. So, isang simpleng reset lang po ang ginawa ko dito sa cupcakes. Cakes po dito ay moist chocolate cake. So, napakadali lang po gamitin ng whipped. Napaka-stable po niya. So, ito lang guys, yung aking video tutorial. So, sana po ay may natutunan kayo sa aking video tutorial. Till next time, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to like and subscribe. Thank you and God bless to all.